Okay, so next topic natin, specifications. Isa din po ito sa favorite skip, specification. Okay, so explain ko po sa inyo kung bakit hindi nyo pwedeng i-skip to dahil sobrang importante nito. Kung i-skip nyo yan, mali na lahat ng result mo. Okay, so specifications. Mayroon lang naman yung dialog box niya, nandun sa right side. Tapos tatlo lang naman yung button, node, beam, tsaka plate. Okay, before tayo pumunta sa specification, take note, pagdating nyo po sa specifications page, hindi nyo na gagamitin itong global axis. Hindi na ito yung susundin natin. Local axis na. So, para ma-on yung local axis, ang shortcut, letter O. Shift and then O. Short for orientation. Kaya O. Sige po, paki-on. Okay, so una nyo makikita, may mga sarili silang axis. Kaya siya local axis. So, sa lahat ng beam nyo, meron siyang individual axis. Tapos, may mga color coding dyan. Una yung mapapansin, lahat ng color blue na arrow, lagi silang collinear dun sa beam. Lahat ng blue. Okay, sige po. Paki-on po yung beam ends. Shift E. Letter E. Beam ends. Okay, pag in-on nyo po yung beam ends, makikita nyo, yung color blue natin na arrow, nakaturo siya lagi dun sa color blue. Always yan. Okay, so kung magkabalik-baliktad yung model nyo, mababaliktad din po yung local axis. Okay, so ano naman yung importance ng local axis? Bakit kailangan natin alamin? Okay, so introduce ko muna po kayo sa degrees of freedom. Okay? Since matrix analysis yung ginagawa ni STAAD.Pro, kailangan familiar kayo sa degrees of freedom. Anim lang naman yan. So siguro alam nyo na itong fx, fy, fz, mx, my, mz. Ang problema, paano mo siya babasahin pag nagbigay si STAAD.Pro ng ganung mga forces? Okay, kailangan marunong kayo magbasa nung beam ends, yung green saka blue nung beam nyo, which is yung start node saka end node. So tingin ko naman, alam nyo na yung start saka end. Ito na lang explain ko, yung axis na yon. Lahat po ng degrees of freedom na yan, dependent yan dun sa local axis. Okay? So meaning, yung local x po, always yung color blue. Always x yon. Okay? So ibig sabihin po, ito pong fx, axial force yon. Siya yung force na dumadaan along dun sa arrow na blue. Axial force. Okay, and then take note, hindi po porkit naging negative yung force, tension na or compression. Depende po yun kung paano nyo may model. Kasi pwede magkabaliktad po ito, di ba? So, pag nandito yung blue, pumunta doon yung arrow. So, what if, for example, dito sa dulo, meron tension ka na niload. May point load doon na tension. So, syempre, since pupunta doon yung arrow na blue, ang makukuha mo pong fx, positive. Kasi same siya ng sign. In case na baliktad naman yung model mo, let's say, dito ka naman naglagay ng tension. So, syempre, opposite na siya noon, negative yung makukuha mo. Pero tension pa rin yun. So, meaning, wala siya pakialam sa sign. Basta marunong kang bumasa ng start node, end node, tsaka nitong mga arrow na yan. Hindi ka maliligaw dito sa forces. Okay? Kasi lahat po ng forces na may extract nyo kay STAAD.Pro, lahat yun nakabase sa local axis. Okay? So, alam nyo na yung fx, axial. Lipat naman tayo sa fy. Fy naman, major shear. So, siya naman yung force na along dun sa red. Local y. Okay, take note. Yung nakikita nyo po yung y-axis, lagi siyang parallel sa major axis ng member nyo. Sa web. So, kaya siya major shear. Kumbaga po, sa manual calculation nyo, di ba po meron kayong load diagram, meron kayong shear diagram. Yung shear diagram sa manual, fy, siya kay STAAD.Pro. Okay? Then, yung fz, of course, siya naman po yung minor shear. Siya naman po yung perpendicular sa web. Okay, minor shear lang yung FZ. Check niyo po yung ano, check niyo po yung model niyo sa truss. Nakita niyo po dun yung top cord niyo, pataas yung red. Yung bottom cord niyo naman downward. Nakita niyo po dyan sa model. Ibig sabihin pala, yung local axis po affected siya nung beta angle. Pag nag-rotate yung member, mag-rotate din to. Okay, so dapat alam niyo basahin yan. Next, lipat tayo sa moment. So katulad po ng sinabi ko kahapon, si STAAD.Pro po, dependent yan sa, ang rule niya is right-hand rule. So, yung thumb nyo, yung right thumb nyo, ituro nyo sa positive axis. Let's say, itong MX. Let's say, lumabas is positive moment. Turo nyo yung thumb nyo sa positive X axis, papunta po dito yung positive na moment. Kung saan po turo yung mga daliri nyo? Positive moment yan. So, kung pakabila, so negative. Okay, so yun po. Torsion po yung MX. Kasi moment about x yun, i-twist niya yung member. Ito namang my, minor moment lang yan. So, right-hand rule, turo niya sa positive y, lateral bending. Okay, kumbaga po, ano, para siyang
kung pre-stress po itong beam nyo, naka-pre-stress yan, tapos yung mga tendons, asymmetrical yung ano arrangement, mag-wobble, magbabend sa side yung ano nyo, yung girder. Yun po yung MY, minor moment. Okay, and then last po, yung MZ, major moment. Right hand rule, pupunta doon, pag ganun yung moment. Okay, so yun po yung mag-i-induce ng deflection dito sa beam. Kasi siya yung major moment. So siya po yung moment diagram sa manual calculation nyo. Okay, so ito po yung degrees of freedom. Balik tayo dun sa truss. Daanan natin yung specifications. Okay, so given na marunong na po kayo magbasa ng mga degrees of freedom, tsaka yung beam ends, pwede nyo na pong i-apply yung specification. Kasi pag hindi nyo alam to, malilito kayo sa specification. Okay, yung specification, depende po yan sa structure. So, hindi siya constant. Okay, so dito muna sa truss. Example po nito, yung mga structure na special, yung trusses, yung towers, yung truss bridge, yung mga ganun. Yung covered court, pare-pareho yun ang specification katulad nung gagawin natin dito sa truss. Okay? Depende din sa material, kung concrete or kung steel. Okay, so di ba po, kapag meron kayong truss, ang tinuro sa atin sa truss, sa theory, axial members dapat. Di ba po? Axial member yan. Pag in-skip nyo po yung specification, hindi po axial member yan. Lahat yan may moments. Okay, so ganito po yung mangyayari dyan. Okay, so in case na in-skip nyo po yung specification, ang gagamitin ni STAAD.Pro na default na specification, sa lahat ng connection na yan, naka-fix. Okay, naka-fix yan. Okay, so syempre po, hindi naman dapat naka-fix kasi sabi nga sa theory, dapat axial lang yung members nyo. Okay, so take note, si Connect Edition, space na po yung ginagamit niya na structure type. Hindi na kayo makakagawa ng truss. Okay, sa V8i, walang problema. Kapag gumawa ka ng truss, automatic axial lahat yan. Pero dito, hindi. Kaya kailangan kabisado mo yung space, yung 3D. Okay, so siyempre po, pagkakaroon po ng moment 1 tsaka moment 2. Kasi nga, naka-fix yan. So, ang mangyayari po, posibleng mag-single bending or double bending yung member mo. Depende sa ano yan. Depende sa loadings mo. Okay, so take note po, sa load combinations, maabot tayo ng, kung naka-LRFD ka, maabot yan ng 30 plus. Okay, tapos, ang ginagawa lang naman natin, pumipili kayo ng isang load combination na mag-govern. Tapos, yun na po yung gagamitin natin sa lahat na yan. Yung isang load combination na yun. Eh, what if, yung load combination na napili mo na nag-govern, ang effect dito sa member na to, nagbigay ng double bending. Okay, pag double bending po, may point of inflection sa gitna. Kalahati na lang po yung effective length. Mas maliit yung size na ibibigay ni STAAD.Pro. So, maliit yung ma-implement nyo sa site. Which is okay, makatipid kayo. Pero, paano nyo po ma-make sure na yung pinili nyong load combination kay STAAD.Pro, yun dapat yung always mag-a-ax sa actual. For example, ang napili mo na, ang nag-govern na load combination ay DL plus wind load along positive Z. Masasure mo ba na laging papuntang positive Z yung wind load sa actual? So, di ba po, hindi naman? Minsan, pabalik yung wind. E what if yung pabalik na wind, ang nagiging effect dito sa member na to ay single bending? So, take note, pag single bending, mahaba yung L, mas malaki po yung required na size. Kasi mahaba yung L nyo. So, ibig sabihin, babagsak na yun nasa site. Kasi mali yun na-implement. Okay, ganun po yung mangyayari kapag in-skip nyo yung specification, meron kayong mga overlook dun sa model nyo. Okay? Kaya tayo dadaan sa specification para po ma-make sure natin as structural engineer na safe yung mga member nyo, na conservative yan. Okay, so ibig sabihin po na dapat sa lahat ng combination na ilalagay nyo kay STAAD.Pro, ang ibibigay niya lagi, single bending. Okay? Ma-assure nyo lang yun kung dadaan kayo sa specification, which is yung release. Okay? Take note, kaya po sinabi sa theory, dapat axial lang daw, axial member daw po yung mga trusses. Kasi nga po, di ba, pag nide-design kayo ng connection, kinukuha nyo lang yung axial force, di ba? Tapos makakompute nyo na yung weld length. E paano yung moment? Dinisip pa yung specification, di ba? So magkakaroon ng moment 1 tsaka moment 2. Hindi mo nide-design yung moment. Malaki po yung effect nun sa length ng weld. So kulang din yung connection mo, kulang yung design. Kasi axial lang yung kinuha mo. Okay, actually po, wala namang problema kung hindi ka nag-assign ng release. Basta, ma-implement po to kung paano yung connection na fix sa actual. Okay, hindi po porkit nag-weld ka, fix na yon. Okay, kasi po, wala pong sa actual, wala siyang fully fix, wala ding fully pin. Hindi nyo nagagawa yung fully fix. Actually, yung fix yung pinakamahirap na i-detail sa actual.
Kasi konting weld lang yung pumakulang, hindi niya siya fix. Magpipin na yan. Okay, kukulangin na yung size mo. Ang pinaka-conservative po na type ng connection ay pin. Okay, kasi na-assume mo na na single bending. Okay, so in reality, hindi po actual member lahat yung truss. Yung top cord niyo po may purlins yan, nakapatong. Mag-resist yan ng bending. Di ba po? Yung bottom cord niyo rin, minsan na may nakasabit dyan na mga load, ceiling, may mga pipe racks, o kung ano man, mag-resist din yan ng bending. Actually, in reality, ang actual members lang po, web members, including king posts. Okay, so yun lang po yung aayusin natin, specification ng member. Okay, so makikita niyo po doon yung beam specification, nandun po yung release, yung gagamitin natin. Ito po, release. Okay, so makikita nyo, dito sa release, meron pong dalawang location, start tsaka end. So meaning, dapat alam nyo kung ano i-assign nyo sa green tsaka sa blue ng member nyo. Okay, so di ba po may mga member kayo na yung isa naka-fix, yung isa naka-pin. Ito yun, pwede nyo pong ma-assign individually yung ano natin, releases. Ang ibig sabihin po ng release, hindi po ibig sabihin nyo na i-zero nyo agad yung value. Yung release po, modifier siya ng degrees of freedom. Nakita nyo po sa baba, FXFYFZ, FXMYFZ. Modifier lang siya nun. Okay? May dalawang type tayo ng release. Partial moment release, kapag moment lang po yung i-modify nyo. Kaya siya partial. Moment lang. And then, full release naman, kapag pwede mo ma-modify lahat ng degrees of freedom. Yung dalawa na yun. Kahit alin doon, pwede mong gamitin. Okay? Lalo na kung ang kailangan mo lang i-release is moment lang. So, ibig sabihin, pwede kang mag-full release, pwede ka rin mag-partial. Okay? Pero kung i-release mo po is yung mga translation, FXFYFZ, dito ka lang sa full release. Hindi siya applicable dun sa partial. Okay? For steel, ang common na ginagamit po is full release. Okay? Full release. Yung partial moment release, ginagamit natin yan if may dynamic analysis kayo. Pag dynamic analysis po kasi mayroong reversal ng forces, hindi pwedeng nagsi-zero. Kasi pag nag-full release ka, automatic magsi-zero yung degrees of freedom. Kaya po yung iba, nakita nyo, may model sila ng steel. Ginamit nila partial moment, tapos 0.99. So, equivalent lang din yun, sir, sa full release na nag-check ka ng moment. Equal lang yung result nun. Ang nangyayari lang, kapag ginawa mong 0.99, mas tumatagal yung analysis mo kasi kompleto yung size ng matrix, 9x9. Kasi hindi niya ginawang 0. Ginawa niya, mayroon pa siyang resistance na 0.01. So, yung malaki yung size ng matrix mo, instead naka-0 na yung iba, may 0.01 ka, mas matagal yung analysis mo. Okay, pero same lang naman ang result. Yung iba po kasi, kaya ginagamit yung partial moment release, kasi medyo nalilito sila kung alin dito yung kailangan, yung MX, MY, or MZ. Pero kapag nag-partial ka, tapos may 0.01 mo, hindi mag-error si STAAD.Pro kasi laging merong 0.01 na value. Okay lang naman, kung ganyan gagamitin mo, same lang ng result. Pero tuturo ko sa inyo yung full release para mas maintindihan niyo po mabuti yung paggamit ng directions. Okay? Ano po ito? Ang gagawin yung reference yung degrees of freedom. Yung kanina. Okay? So, syempre po, pag sinabi nating pin, dapat zero yung moment sa magkabilang ends. Kasi naka-pin. Okay? Actually, depende po yan kung ano po yung nag-govern sa member. Kung bending lang yung nag-govern, let's say mga beam. Pag mga beam lang po, di ba po ang nag-govern doon? Yung bending sa major of direction. Ang nire-release lang for mga beams, MZ lang. MZ. Kasi ina-allow natin siyang mag-bend sa major of direction. Hindi natin siya ina-allow mag-bend sa side. Okay? MZ lang po yung nire-release. Pero kapag trusses, di ba po mga ano yan, axial members yan eh. Puro mga axial force yung dumadaan. Pag axial force yung naka-load, possible siyang mag-bend dito, sa side na to, or sa kabilang side. So, dalawa yung i-release niya para maging pin siya. MY, tsaka MZ. For trusses, MY, tsaka MZ po yung i-release dyan. Yung MX, bakit hindi na-release? Kasi po, ano yun? Torsion. Wala naman pong member ng truss natin na fring mag-twist sa actual. Okay? Pwede lang siya mag-bend, pero hindi pwede mag-twist. Kaya dun kayo sa MY, MZ. Okay? So, yun yan. Kung gagamitin niyo po yung partial moment release, pwede niyo gawin 0.99 sinabi ni sir. I-check niyo po ito, MPY saka MPZ. Dalawa po yung ina-assign. Okay, kasi ina-allow niyo po itong mag-buckle sa side na to tsaka sa side na 'yon. Okay? So gamitin natin full release tapos MYMZ. And then doon muna natin i-assign sa start. Take note po, gagawin natin 0 both ends. Sa start tsaka sa end. So, dalawa yung i-add nyo. Isang start,
tsaka isang N na parehong MY tsaka MZ. Okay, paki-add. Sa start yon, create pa kayo na isa pa. Beam, release, tapos MYMZ sa end naman. End. Then MYMZ. Ayun, so dalawa yung kailangan natin. Tapos alam natin, ang mga nakapin lang, mga web members, yung nasa loob lang. So alam nyo lang kung saan i-assign yung dalawa. Paki-assign nyo po sa lahat ng members sa gitna. Yan, including king post po ah. Pag nag-assign kayo ng release, automatic po magkakaroon po ng circle dun sa end. Meaning po naka-modify po yung degrees of freedom dun sa end na yon. Okay, so ito na po yung trust natin. Ganyan yung theoretical model natin. So axial, tapos mag-resist ng bending yung top chord and then bottom chord. Okay, so actually meron pa pong iba pang application yung releases. Okay, so yung sinulat ko doon, binura natin kanina. So, ito po. Okay, so application of releases. So, usually for steel lang naman nag-release. Okay, so first, meron tayong shear connection. Iyon yung first application. Pag beam to column, ganito po yung connection ng shear. Sa gitna lang. Pin diyan. Pag wala pong top plate, kasi usually di ba may mga top plate tsaka bottom plate. Pag meron top plate tsaka bottom plate, fixed connection yan. So walang release. Kapag nandun lang po sa gitna, shear lang yan, shear connection. So yun yung pin. Tapos nilagay ko na rin dyan kung anong release. MZ lang, kasi i-allow mo lang siya sa major bending, kasi beam yan. Okay? And then syempre po, meron ka rin shear connection kapag po beam to girder. Beam to girder. Ganun lang din po yung connection nun. Example po niyan, kapag ano po, pag steel yung structure, tapos may mga joists, pinapatungan nyo ng steel deck. Ganto lang po yung connection nun. Ng mga joists. Dun lang. Hindi po tayo naglalagay ng top plate. Bakit hindi naglalagay ng top plate? Kasi po, pag naglagay ka ng top plate dyan, pag pinatong mo yung steel deck, hindi na pantay. Kasi may thickness yung ano eh, yung top plate. O yun yung isang reason. So kaya, ang ginagawa natin, shear connection. So pinned lang yan, na ang naka-release ay MZ. Okay, automatic po yun. Basta lahat ng joist sa steel structure, both ends, naka-release po yung MZ. Automatic yan, pag steel frame. Okay, then syempre po, applicable din po yung, ano natin, yung release sa mga splicings. Example po, sa column. Okay, pag column po kasi, ang splicing natin, vertical. Syempre po, kayo po, structural engineer yung magsasabi kung saan mag-locate ng splicing, di ba? Kaya kayo po yung tinatanong kung saan nalagay yung splicing. Okay, so syempre po, since kayo yung structural, mamay-make sure nyo po na dadaan sa zero moment dapat yung splicing. Yun yung requirement sa splicing, dapat nandun yung zero moment. Okay, so paano siya mamay-make sure? Ganda po. Syempre po, kung meron kang portal, okay, so hindi ko siya mare-record pag sinulat ko doon. Okay, so open na lang ako ng paint para madrawin natin. Okay, so kung meron tayong portal, sample na lang to. Ayan, so may portal ka. Tapos po, may splicing po dito sa location na yan. Yung splicing po, mahirap siyang i-detail kapag, let's say, gusto mo continuous yan. So, syempre, pag continuous yan, yung moment diagram yan, pwedeng ganito eh, pwedeng ganyan. Yung moment diagram. So, ibig sabihin, may moment dito sa tapat ng splicing. Etong moment na to, mahirapan kang i-detail yung connection mo kasi may moment. Okay, so kaya ginagawa natin, minimake sure natin na zero moment doon. Dapat yung moment mo, pag ganun. Yan. May zero moment doon sa tapat ng splicing. Okay, magiging hinge yun. Hinge. Okay, so kumbaga kung dito yan, andun yung splicing mo, dadaan yung moment diagram doon. Pag ganun. Mamimake sure mo yan. So since wala na siyang moment, konti na lang yung requirement doon sa detailing po nung connection. Okay, kasi pag meron pong moment, 'di ba, dapat lumalaki yung size. Example, pag meron po kayong portal, meron kayong warehouse. 'Di ba po yung warehouse pag ganito po 'yun, for example ganyan. Tapos malaki yung dito. Malaki tong portion na 'to. Kasi malaki yung moment diyan. Pag ganun yung moment diagram. Ito 'yun, yung sa ganun.
Okay, kaya malaki yun kasi malaki yung moment doon. So, ibig sabihin, may moment doon. Pero kung zero moment yan, usually yung game ball, di ba po, sa taas. Okay, ganun ka. Ayan, pag ganyan siya eh. Maliit lang yung section doon kasi zero moment na doon. So, ganun yung mangyayari kapag splicing. So, kaya po, nilolocate natin yung splicing sa location ng zero moment. Okay, so paano naman yung application po nung ano, nung release? So ganito lang po, pag nag-apply kayo ng release, kung nandito yung node, mag-insert node kayo dyan, ito pong taas yung may release. Yung taas na yun. Okay, tapos ang release nyan, MX, MY, tsaka MZ. Kasi actual, ano yan, actual member yan. So in-specify ko din naman dito, MY, MZ. Para din, sa taas na yun. Okay? Same din dito sa beam. Nakakita na po kayo ng connection, di ba po, na ano, may column, tapos may beam, tapos L over 4, may splicing. Nakita nyo na po yun? Yung L over 4, dadaan doon yung zero moment. Okay, so other application kapag different materials. Okay, so for example, yung story, meron kang 4 stories, yung dalawang floor, concrete, tapos yung sumunod, steel. So syempre, parang ganito yung connection nun sa interface ng dalawa. Base plate. Okay, so take note, basta meron kang steel to concrete connection, pinned na yon. Never ka makakagawa ng fix doon. Kasi pag ginawa mong fix yon, hindi ka kaya din ng concrete. Magko-concrete breakout. Sasabog yon. Okay, so ginagawa natin pinned. So, ibig sabihin, ito pong steel, nire-release natin yan dyan. Dalawa yun. Since actual yan, MY, MZ. Okay? Isa pa, mas madali mag-design ng foundation ng bolts kapag naka-pin. Kaya ipin mo. Okay? Then same din po kapag let's say meron kang steel beam to concrete girder. Minsan ginagawa to pag nag-retrofit. Ayan, so ginagawa mo, nagalagay ka ng end plate doon, tapos nagdi-drill ka na lang doon ng bolt, hilti. Ngayon na ng hilti. Yung hilti po yung chemical, nilalagay mo na ng chemical para ma-develop yung ano, pinasok mo na bolt. Tapos ganyan yung connection. Pero syempre, sa model mo, mag-a-add ka ng beam. Tapos, ito po yung may release. Ipipin mo na yan. So, since beam ito, MZ lang. Okay? So, ganun. And then, yung last na application niya sa concrete na to. So, later ko yan na-explain sa inyo pag sa concrete na tayo. Okay? So, balikan muna natin po yung steel. Okay, so nagawa na natin yung specification para dito sa truss. Actually, yan lang naman po yung specification yan. Pero po, meron pa kayong gagawin dito. Meron po kasing rules si STAAD.Pro pag nag-a-apply tayo ng release na dapat yung masunod para wala kayong warning. Okay? So, first rule. Dalawang rule lang naman yan. Yung first rule, dapat daw, pag meron kayong support, may support kayo doon, tsaka doon, dapat walang release. Okay? Bakit? Kasi po, yung support itself, end condition na yon. So, kung ginawa mong fix yung support dito, automatic magiging fix na itong dalawa. Okay, what if ginawa mong fix yung support, tapos nag-release ka pa dito, magkakaroon ng conflict. Yung dalawang matrix, mag-e-error yun. Okay? So, nagkataon po, walang, may support kayo sa magkabilang end. Kaya lang may support tayo dito. Di ba po? Paki-ano kayo? Shift-end kayo. May 102 doon. So, ibig sabihin po, paki-remove po yung dalawang release na inassign nyo dito sa location ng 102. Okay, kasi mababiolate niya yung rule number 1 for assignment ng release. Okay, so again, edit list gagamitin. Alamin niyo muna po kung anong kulay niyo siya inassign. Tapat niyo yung mouse niyo doon. Anong color? Color green. So ibig sabihin, yung start yung i-edit. Yung start. Okay, and then hanapin niyo po yung beam number na yan. Beam number 311. Delete niyo siya doon sa list, yung 311. Okay, discardihan nyo po kasi sinasummarize ni STAAD.Pro. Okay, so kasi meron siyang 301 to 312. Tatanggalin nyo yung 311. So, gagawin ko 301 to 310. Tapos, space 312. Tapos, assign. Tapos, importante, matanggalin doon. Okay, tapos ito po. Yung 310, tatanggalin ko. So, gagawin ko 301 to 309. Ayun, so okay na. Pero siyempre po, special case tong model natin sa training kasi minake sure ko natatapat yung node doon eh. Pero in reality, very rare yung case na tumatapat yung column sa joint ng truss. Usually, dito yan,
O kaya dito. In case na nandito siya, di ba po, mag-insert node kayo. Para magkaroon, yun yung magiging 102. Pero di niya natatanggalin yung dalawa dito. As is na lang. Yun na yun. Okay, so yun po yung rule number one. Meron pa isang rule. Yung second rule, applicable yun dito sa apex ng truss. Sa apex ng truss. Okay? Yung second rule, para sa release, ang sabi po ni STAAD.Pro, kapag pinned daw lahat ng member, hindi mo pwedeng i-release lahat yan. Kasi actually, yung apex po ng truss, nakapin yan lahat. Nakapin yan. Okay? Kasi connection to eh. Okay, so ibig sabihin, i-release mo to, i-release mo rin to. Kaya lang, tatlo na sila naka-release. Bawal yon, rule number 2. Pag ni-release mo lahat yan, magkakaroon po ng stiffness warning. Sasabihin niya, sino magdadala ng tinanggal mo? Yung tinanggal mo na force, wala na. Hindi na siya makakarating dun sa ano, sa support. Kasi tinanggal mo lahat ng release. Nag-release ka kasi. Okay, so actually... Weak spring, yung weak spring one. Yes sir, yun yung weak spring. So kung hindi mo alam yung rule number 2. Okay, so actually, ang sabi sa rule number 2, in case na meron kang ganong case, dapat daw magtira ka ng isa na hindi mo i-release. Okay, commonly ginagawa natin, i-release natin ito, tsaka ito, itong dalawa. Tapos tinatanggal natin yung king post. Then, automatic, para po siyang sa support, di ba po? Pag merong isang natira, susundin lang niya kung anong release ng dalawa. Magiging pin na rin siya. Okay, kaya no need na rin siyang i-release. Okay, so ito po yung common na ginagawa nila, yung dalawang top chord yung naka-release, tapos tinatanggal nila tong king post. Pero actually, since yung rule number 2, hindi naman niya specify kung alin doon yung tatanggalin mo, same lang po na makukuha yung result kung ito yung pinili mong i-release, itong dalawa, ito yung tinira mo, or kung itong dalawa yung pinili mo, ayun na natira. Same lang yung magiging result. Okay, sige po, paki-assignan po ng pin, kayo na lang mamili kung alin yung gusto nyo, basta magtira kayo ng isa. Okay, so ito na lang release ko. Ayun, so ayun na po. Ganito yung actual model ng truss. Lahat ng apex ng truss, ganun yung situation niya. Okay? Tapos, anyway, 2D yung ginawa natin eh. 2D yung truss. Kasi po, dos aguas lang. Pero kung 4 aguas na po, imamodel niyo po as a whole yung truss system. Okay? Huwag niyo pong imodel separately yung truss. Kasi hindi niyo po makakapture yung behavior nung stability nung pagkinabit na. Kaya imamodel niyo siya as a whole. So, since buong truss system na yan, same pa rin ang application. Lahat ng web member dun sa truss mo, naka-release both ends. Yung apex, naka-pin. Magtitira ka ng isa. Tapos pag may support, tatanggalin mo yung release. Ganun pa rin. Applicable pa rin siya. Okay? So, yun po yung 4 trusses. Applicable din to sa covered court. Applicable din yan. Lahat ng web member dun sa, ano nyo, naka-pin. Na yun, sa apex? Lahat except one. Except one lagi. So, ang usually ginagawa nila, yung king post lagi tinatanggal nila. Tapos, yung king post lang yung walang release. So, yung mga kakapit sa kanya, yun yung naka-pin. Okay, so, yun po yung for steel. Okay, so, steel ba lang yan? Meron ba tayo sa concrete?